naghain ang petisyon itong ilang mga civic leaders sa Korte Suprema upang idulog itong disqualification case labang kay Marcos na nadesisyonan ng COMELEC. Di ba yun ang sinasabi natin? Anuman ang mangyari dyan, magkabilang kampo, pumaborman sa kanila o hindi, tiyak na yan ay hahantong sa Korte Suprema. At ito na nga po ang nangyari ngayon. Idinulog na itong usaping ito sa Korte Suprema. Binasura ng COMELEC, ng Commission on Elections. Alam ninyo, ang mga paliwanag nitong COMELEC at saka nung siyempre yung panig ng pinipetisyon dito, yung pinapadisqualify, ano sinasabi? Na-desisyon na niya yan Tatlong beses na yan Meron na nga M-Bank decision Talagang ganun yun. Lahat naman ng kaso ng protesta sa COMELEC, pumupunta yan sa Korte Suprema. Bakit sila pumupunta sa Korte Suprema? Ano ba ang magiging trabaho ng Korte Suprema? Ang magiging trabaho niya, ang kamukha din sa mga kasong yung halimbawa, pagpatay, mga ganyan, di ba? Idinudulog yan sa Korte Suprema, yung mga karaniwang kaso, kasama na itong mga election-related cases. Ang purpose po, para maintindihan ng pangkaraniwang kababayan natin, kung bakit dumudulog sila sa kaso, para ba hatulan, sintensyahan, yung mga akusado o yung mga subject ng petition. Hindi po, ang magiging trabaho ng Korte Suprema at ang trabaho nila talaga ay liwanagin ang batas. Sa mga ganitong usapin, sa mga kaso, hindi sila trial of facts, mga kaibigan. Kung hindi, liliwanagin nila kung naging tama ang desisyon. Kung yan ay sa mababang hukuman o kaya katulad niyan sa COMELEC. Hindi ho ba? Liliwanagin nila kung tama ba ang iginawad na pasya dito sa kasong ito ng COMELEC. Ngayon, dun sa mga matagal nang sumusubaybay ng ating programa, siguro mahigit na po sa 10 taon o may 10 taon na natin pinag-uusapan sa programa natin at binabanggit natin ang katulad na naging kasong ito. Ito ho kasi hinihiling ng mga dumulog sa Korte Suprema na itong si Marcos ay madeklarang o yung kanyang certificate of candidacy ay madeklara na void ab initio, mga kaibigan, na walang bisa sa simula pa lang. Ibig sabihin, yung taong hindi kwalipikado na kumandidato, nag-file ng certificate of candidacy, dapat tinanggap ng COMELEC. Dapat yung pawalang, baliwalain ng COMELEC yun, hindi nila dapat tinanggap yun. Kaya ang sabi, from the start, ab initio, disqualification ab initio, ito ho yun. Matagal na nating tinatalakay ito kasi po, nagkaroon ng ganitong usapin sa lungsod ng Maynila noong kumandidato si ERAP, di ba? Noong 2013 na mayor sa Maynila. Hiniling na yung kanyang disqualification ay mapawalan bisa. Mga kaibigan ang ikinatwira ng Supreme Court doon kung bakit pinayagan nila na kumandidato si ERAP, sapagkat si ERAP daw ay nagawaran ng absolute pardon. Yun.
mga kaibigan. Ibig sabihin, bueno, ganap na pardon. Tandaan ninyo, pag sinabing pardon, hindi po pinapardon ang kasalanan ng tao o ng isang nagkasala sa batas. Ha? Ang pinapardon po sa isang nagkasala sa batas ay yung sentensyang kulong. Ha? Pati yung mga binibigyan ng parol, di ba? Mga magkakapatid yan eh. Parol at saka ano, pardon. Ngayon, sa pardon, merong tinatawag na absolute at merong conditional pardon. Mga kaibigan, eh ang sabi, dun sa kaso ito ni Erap ha, kasi si Erap nahatulan eh. Ha? Nahatulan. At siya ay humingi ng pardon. Yung pardon ho, hindi kusang ibinibigay yun. Ang may kapangyarihan magbigay nun, kung sino yung presidenteng nakaupo. Mga kaibigan, hindi ho yun kusang ibinibigay. Yung pardon ay hinihingi ng napatawan ng parusa o nahatulan, mga kaibigan. Oh, humingi si Erap ng pardon, di ba? Meron pa nga siyang pinirmahan eh, na kwan eh, na parang ano eh, sa pansarili niyang kwan ay kondisyon. Kondisyon yun eh. Binigyan niya ng kondisyon para kasi pag pagkahihingi ka ng pardon, patutunayan mo, kailangan merong makita na ikaw ay hindi na muling gagawa ng masama, di ba? Kasama yun eh, mga kaibigan. Kaya pagka gumawa ka ng masama ulit, inuulit mo yung kasalanan mo, ang mangyayari, pwedeng kansilahin ang pardon. At ikaw ay ibalik sa kulungan nang hindi ka nadadaan sa paglilitis. Katulad si Erap, dapat siyang binalik sa kulungan niyan eh. Mga kaibigan, pag nanakaw, ang kaso niya, pag nanakaw eh. Di ba? Pandarambong. Inulit niya yan. At hindi pa yon. Ang sabi niya doon sa kanyang pardon, nung humingi siya, aba eh, kwan, ako'y hindi na muling kakandidato. Ibig sabihin, may kondisyon. So, mali ang Korte Suprema na bigyan nila ng sarili nilang pakahulugan na si Erap ay ginawara ng absolute pardon at hindi conditional pardon. Conditional yan eh. At bukod pa dyan, eto ha, merong batas. Ha? Meron tayong iba pang mga batas patungkol sa paggagawad ng pardon. Merong isang batas na sinasabi na kasi pag ikaw ay nahatulan, di ba, sa kasong may kinalaman sa moral torpitude, hindi ka na muling makakakandidato. Kamukha ni Bongbong Marcos, di ba? Yung hindi niya pagbabayad ng buwis, yung hinatulan siya sa mababang hukuman, yun po ay kasama yun eh sa moral torpitude. Marami nang nagpaliwanag na legal luminaries dyan, meron ng mga jurisprudence, at mismong nagsasabi niyan ay mga dating naging opisyal ng BIR at ng Commission on Election. Meron pang constitutionalist, meron pang mga dating respetadong Associate Justice ng Korte Suprema. Ipinaliwanag na nila lahat yan. Ngayon, eto ho eh, si Erap, di ba, pinayagan. Dahil ang pinalabas ng Korte Suprema na si Erap ay binigyan ng full pardon. O granting, for the sake of argument, ipagpalagay natin halimbawa na talagang nabigyan si Erap ng full pardon o absolute pardon. Ha? Mga kaibigan,
Pero doon ba sa pardon ni Erap eh, nakalagay eh, ibinabalik sa kanya kasi automatic yan eh. Pagka ikaw ay nahatulan sa kasong involving moral torpitude o kaso na may kinalaman sa tinatawag na moral torpitude, ultimong libel nga, moral torpitude yan eh. Di ba binasa na natin minsan yung mga kaso na may kaugnayan sa moral torpitude? Yung libel, moral torpitude eh. Kasali, mga kaibigan eh. So ngayon, merong batas na nagsasabi na kahit ikaw ay ginawaran ka ng full pardon o ng pardon, mga kaibigan, dahil yung civil and political rights, tinatanggal yun automatic. Ang tawag doon, accessory penalty. Mga kaibigan, di ba katulad halimbawa, nahatulan ka sa kasong grap, ha? May ano ho yung kaakibat palaging kaso yun? Ano? Yung violation ng 6713, Republic Act 6713. Ang tawag doon ay mga at accessory penalties, mga kaibigan. Ayan, pagtanggal sa iyong civil and political rights ay automatic yun, mga kaibigan. Ha? Merong batas kasi na nagsasabi na kinakailangan kapag ka tinanggal ang civil and political rights mo, sinasabi sa batas na kinakailangan para makatakbo kang muli o makapagtrabaho kang muli sa gobyerno, whether yan eh, elected o appointed, nakalagay ho sa batas na kinakailangan doon sa pardon, ha? Yung ibinigay sa yung pardon ay malinaw na nakasaad na ibinabalik sa iyo ang iyong civil and political rights. Ang banggit doon sa batas, it must be expressly remitted in the pardon, yung restoration ng iyong civil and political rights. Mga kaibigan, batas yan. May batas yan. Ha? Ngayon, doon sa pardon ni Erap, wala naman nakasulat nun eh. Mga kaibigan eh. Kaya, hindi mo masasabing pwede siyang kumandidato. Ang nagsabi lang nung Korte Suprema. Ngayon, eto. Diba 2013 niyang naging kaso ni Erap na yan sa Korte Suprema, mga kaibigan. Akalain ninyo ha, halos kasabay lang nito ay merong dinesisyon ng kaso ang Korte Suprema patungkol sa disqualification ab initio. Yung kay Erap, ab initio rin yun eh. From the start, hindi dapat pinayagan ng COMELEC. O bakit yun eh? Inapila rin sa COMELEC yun ah, yung kaso ni Erap ah. O, dinesisyon na ng COMELEC, di ba? Yung apila. Mga kaibigan, yung motion for reconsideration na pinapayagan siya na kumandidato. O, kaya idinulog yun sa Korte Suprema, kaya hindi pwedeng sabihin ng kampo nitong si Marcos na yan eh, anya eh, ano eh, na-desisyon na sa COMELEC, kaya ano, baliwala na yan eh. Anong baliwala? Sino may sabi sa iyo baliwala? Kayo lang nagsasabi noon. Dahil kayo ang hinahabol ngayon. Eh, nung nag-ahabol kayo, iba sinasabi ninyo eh. Di ba? Nung hinahabol ninyo si Vice President Lenny Robredo, nananalong Vice President. Oh, hindi nyo sinasabi yan. Di ba? Oh. Ngayon, eto ho. Dito sa kasong ito, ab initio rin ito ha, tandaan ninyo, disqualification ab initio. Sa simula ay walang karapatang kumandidato. Pero nakatakbo. Bakit? Tinanggap ng COMELEC eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, ngayon, dito sa petition nila,
madalas nating ginagamit dito na halimbawa yung tungkol sa kaso ni Erap. Kasi ho, merong mga na-desisyon ng kaso. Nagsimula dun sa Makiling case. Makiling, Makonde yata yun eh. Ha? Case. Oh, magkalaban. Yun, ab initio rem. Ang kaso naman nun, mga kaibigan, tumatakbong mayor yun sa Kauswagan, sa Mindanao. Ang kaso naman na ikinaso sa kanya, kung bakit siya pinadidiskwalipika, ay siya ay US citizen. US passport holder siya. Eh katunayan, merong mga record siya ng pagbiyahe gamit ang kanyang US passport hanggang sa siya ay bago kumandidato, mga kaibigan. O ngayon, na-desisyonan yun sa COMELEC. Pinayagan ng COMELEC na makatakbo yun, mga kaibigan. Kaya, pagkatapos ng apila sa COMELEC, pinayagan pa rin. So, dumulog ngayon sa Korte Suprema yung naghain ng disqualification laban dun sa nanalong mayor sa Kauswagan. Ngayon, pagdating sa Korte Suprema, mga kaibigan, kwan ho, nagdesisyon ng Korte Suprema na disqualified nga yung tao. Pero mayroon pang kasunod dyan, na kailangan ninyong maliwanagan ngayon kasi ganun din ang ginawa ngayon dito. Ibig sabihin, yun ay jurisprudence yun, yung decision na yun. Decision na pagtutularan. Kaya pagkatapos madesisyonan yung Makiling case na yon, mga kaibigan, maraming sumunod pa. Meron pang mga ibang kaso, similar case. Ang issue is disqualification ab initio o from the start. Pareho ang nature ng kaso, mga kaibigan. Masama nga nung si Erap pinayagang kumandidato ng COMELEC, samantalang si Halus Hos hindi pinayagan. 2013 yan, ha, mga kaibigan. Hindi pinayagan ng COMELEC. Pero parehong, yun? Disqualified ab initio yun. Yung kaso na yun, mga kaibigan. Namimili ang COMELEC. Ngayon, eto ho. Ito nga, nag-file sila ngayon ng ganyang kaso. At binabanggit nila dyan na halimbawa, yung tungkol dun sa kaso na sinasabi natin, yung Makiling. Makiling case, mga kaibigan. Kasi ho, yun ay disqualification ab initio. At dapat ang maging desisyon ay kapareho sa dito sa kasong ito doon. Doon sa Makiling case. Kaya binabanggit yung kaso na yon, sinasite yung kaso na yon. Ngayon, ang sabi ho dito sa inihaing petisyon, mga kaibigan, the prayer for restraining order was contained in a petition to reverse. Ito raw hinihiling sa restraining order ay naglalaman o nakapaloob sa petisyon para baliktarin ang desisyon ng COMELEC na nagbabasura doon sa pagkansela, doon sa petisyon na makansela yung certificate of candidacy ni Marcos. Ang sabi ho, the injunctive relief sought is clearly urgent. Urgent ito, tandaan ninyo. Nangangailangan ng kwanu ito, ng importanteng kaso ito na kailangan
maging kwan ho ito priority, kasi ang Supreme Court may mga priority yan eh, kung alin ang kanilang bibigyan ng prioridad kabilang sa pangunahin o dapat bigyan ng prioridad na alam nating yun ay tuntunin sa Korte Suprema, mga kaibigan, yung mga ganitong kaso. Kasi nasasangkot dito ang kapalaran ng bansa, hindi ba? Eh kung sa local nga, dapat mabilis na nadidesisyonan yan eh, di ba? Kasi merong urgency. Lalo ito, presidential ito, mga kaibigan. So, ang sabi ko dito, petitioners respectfully ask, o hiniling daw ng mga nag-petisyon sa Korte Suprema na umaksyon, ha, nang walang delay, ha? Big sabihin eh, madaliin, ha, ang pagdesisyon dito in considering this application. Pero kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo, mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! May nagtatanong, luko-luko rin yung itong nagtatanong na to, no? Kasi sabi ng Comelec, ang dami na raw naghain ng kaso sa kanila, yung mga vote buying, mahigit daw 1,000 yan, mga kaibigan, wala mang kayong ginagawa eh, di ba? May nagtanong tuloy, sabi sa akin eh, bawal ba ang vote buying pagtapos na eleksyon? Lintik ng mga tao to kung ano-ano naiisip. Yung vote buying daw ba kung, bawal na ba yan? Bawal pa rin ba yan kung tapos na eleksyon? Ewan ko. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Cebu Pacific! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na